Samantala, kilo-kilong kamatis ang itinapon lamang sa bakanteng lote sa Bambang, Nueva Vizcaya. Kwento po ng uploader, itinapon niya ng mga magsasaka dahil sa matumal na bentahan ng kamatis. Kahit bagsak presyo na. Yung iba naman, ipinamigay raw. Paliwanag naman ng Provincial Agriculture Office, ang mga itinapon na kamatis ay mga reject na. Sabi ng DA, nakikipagtulungan na sila sa mga fast food restaurants at mga hotel para may pagdalhan ang mga kamatis at hindi na ito masayang. There are times po kasi na yung sinasabing oversupply is actually hindi lang nahanapan ng merkado. Meron pong pagkakataon din kasi na yung ating mga magsasaka, yung kanilang buyer, eh nag-ibang isip, so ngayon nagkakaproblema sila. Binanata na naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court kasunod ng pahayag nito na ipagpapatuloy ang imbestigasyon sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Since when was it a crime for a sovereign head of state? Since when was it a crime for me to threaten criminals? Sige daw? Answer it. Sinabi mo, if you destroy my country, I will kill you. When was it wrong to say, do not destroy our children because I will kill you? You know, you take your oath to protect the country and the people. How can I protect you? Just empty words. You have to. When you say I will protect you, I will protect you. And if I have to kill those who want to harm you, then so be it. Sabi ng dating Pangulo, hindi dapat basta-basta nanghihimasok ang ICC sa isang bansa at magsagawa ng investigasyon dahil tungkulin yon ng Estado. Nauna na rin sinabi ng kasalukuyang administrasyon na ipaubaya na lamang ng ICC sa gobyerno ng Pilipinas ang pag-imbestiga sa war on drugs. Unang araw ng Pebrero, malapit na rin ang Valentine's Day. Kumustahin natin ang bentahan ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. May unang balita live, si Nico Wahe. Nico, ano, nagmahal na ba? Maris, o nga, Pebrero na at malapit na ang araw ng mga puso. Ito sa tanong mo kung nagmahal na ba, mahal na mahal o sobrang mahal na nitong mga bulaklak dito sa Dangwa. Maagang nasa Dangwa si Jay para bumili ng bulaklak para sa kaibigan niyang nagbe-birthday ngayon. Pero nagulat daw siya sa mahal na presyo ng mga bulaklak. Kasi dati parang nakakabili ako ng yung presyo ngayon na maganda na, pero parang ano, mas parang iba yung dati, parang mas mura kasi dati. Siguro mga medyo mas mahal ngayon kumpara na sa dati. Pero buti raw na nalaman niya ng maaga, kaya ang balak niya sa Valentine's Day. Bakit magbibili ako na mas maaga? Kasi syempre mas mahal na pag Valentine's na yun. So. Ngayon kasi umaabot na sa 900 pesos ang bundle ng red roses. 24 na piraso yan kada bundle. Dati raw ay nasa 400 pesos lang ito. Eh lalo na raw kung naka-arrange na, aabot daw sa mahigit 1,000 piso. Ang pink at white roses na bundle ay nasa 500 pesos na ngayon. 250 pesos lang daw dati yan. Kung gusto namang isang dosena lang, pwede rin. 600 pesos yan ngayon kung red roses na dati 300 pesos lang. Ang hindi raw gumalaw ang presyo ay sunflower. 500 pesos ang naka-arrange na may 3 piraso ng sunflower. Ayon sa mga tindera, December pa ganito ang presyo. Ganun talaga sir pag may okasyon eh, pag palapit na, pag undas ganun din. Tumataas talaga mga bulaklak, local tsaka imported. May ibang araw na nagpa-reserve na ng bulaklak para sa araw ng mga puso. Ay kasi sir, kapag umaga yung ano, kapag maaga sila yung mag-order po, iba ng presyo sir. Pero oo, mababa. Tapos sa Valentine's Day naman po, pataas na po. Maris, tulad ng inaasahan eh, matumal pa rin ang bentahan ng mga bulaklak rito sa Dangwa. Pero umaasa pa rin sila na habang papalapit ang Valentine's Day, eh, mas lalakas ang kanilang mga benta. Eh, kahit raw mahal, eh, bumibili pa rin sa kanila ang kanilang mga suki, lalo na yung sagad kung magmahal.
Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Katulad ng ibang sektor, mas ramdam daw ng mga mangingisdang hirap ng buhay ngayon. Kukunti na raw ang kanilang huli, kaya maliit din ang kita. Kaya kailangan ng dumiskarte para may maiuwi sa pamilya. Ang mga hamong hinaharap ng mga mangingisda sa bansa sa special report ni Darlene Kai. Tag-alat ngayon ang kabuhayan ng mga mangingisda. Pakaunti raw kasi ng pakaunti ang huli kaya lalong humihirap ang buhay. Si Francisco, 50 taon ang mangingisda rito sa Parañaque. Napagdaanan niya na raw lahat. Kaya masasabi niyang ito na ang pinakamahirap nilang kalbaryo. Hindi ka mabubuhay dito sa langit ngayon. Kaya tanong sipag mo. Hindi ka makapapag-aaral ng anak. Kawawa nga pamilya ngayon dito sa dagat. Sa dagat ka lang aasa, wala. Kalahati na lang daw ng dati ang kinikita niya. Kaya kailangan niyang sumideline bilang construction worker. Inuhuli namin nung araw, kahit paano nakapapag-aaral kami ng mga anak namin. Ngayon, hindi ka lang ako pag-aaral na. Ganyan din ang karanasan ni Reynaldo. Dati, pangkaraniwan daw sa kanilang humuli ng 80 hanggang 100 kilo ng isda sa ilang oras lang na pamamalaot. Ngayon, pahirapan daw kung makalimampung kilo sila. Simpo ano, makakita ka talagang may isda. Isa ngayon wala. Inod. At saka sumisid may isda. At maglambat ka eh. Ganun din eh. Doble kayod tuloy ang kailangan niyang gawin. Hindi na baling kulang sa pahinga. Trabaho sa umaga, sa gabi. Ano lang ang gagawin para ko mabuhay. Wala, kung magtatamad ka, wala mangyari dito. Nabutan nga namin si Marlon at kanyang mga kasamahan na kababalik lang galing Laot. 3 banyera lang ng tilapia, gabasi at banak ang nakuha nila. Kamusta yung huli ngayon? Medyo mainaw. Maruming tubig at ilang proyekto sa lugar ang mga nakikita nilang dahilan sa pagkaunti ng mga isdang nahuhuli nila. Dumadami tao. Dumadami yung pasukan sa dagat. Kung sabihin mo mayroong display na ang tao, hindi nagtatapos sa dagat. Hindi magbabago isda. Nakasama ko siya yung pagkakatambak niya. Lalo na nakaraang taon, naranasan namin ang crisis dito, Bulungan. Mula 2019 hanggang 2021, patuloy ang pagbaba ng fisheries production ng bansa o dami ng mga nahuhuling isda ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Matapos ang kasagsagan ng pandemya, tumaas naman ang produksyon kung susumahin ang buong 2022. Pero, bumaba ng 6.6% ang halaga ng fisheries production noong fourth quarter ng 2022 kung ikukumpara sa nakalipas na taon. Bumaba ang produksyon ng tambako, laalimango, sapsap, talakitok, bisugo, alumahan, lapu-lapu, tamban, tilapia, sugpo, bangus, alimasag, galunggong at tulingan. Ang direktang epekto nito ay pagtaas ng presyo ng isda sa mga pamilihan. Kami po mga tindera dito. Kami po nakakaramdam talaga ng yung konting isda. Yung ibang klase ng isda, halos dumoble raw ang itinaas ng presyo. Dagdag daw sa mga hamong hinaharap ng mga mangingisda ay ang patuloy na tumataas na presyo ng langis. Kasi ang nangyayari dyan, diba ngayon may kapital ka, tapos lumaot ka, wala kang nahuli. Bukas wala kang kapital, mangungutang ka. E pag wala ka pang mahuli o kulang doon sa gastos mo, sa kita mo, wala na magpapautang sa'yo. Kaya ang tendensya nun, maghanap mo na ng ibang trabaho. Sang-ayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ang pagtaas ng presyo ng langis ang isa sa mga dahilan kung bakit bumaba ang produksyon ng isda. Ang iba sa kanila ay nagkakaroon ng reduced number of fishing days kasi nga mahal yung cost of production sa kanilang pagpapalaot. And aside from that, pwede rin nating maiugnay yung pagbaba ng volume na nangangahulugan ng pagbaba rin ng halaga ng production ay doon sa, well, nandyan yung over-exploitation of resources, nandyan yung sa amin, sa panig ng pamahalaan, pwede rin maiugnay natin ito doon sa pagpapaigting talaga ng batas pangisdaan ng Pilipinas. Kaya raw patuloy ang pamimigay ng pamahalaan ng 3,000 pisong fuel subsidy para sa bawat benepisyaryong mangingisda. Mahigit 64,000 beneficiaries na raw ang nakatanggap ng fuel discount cards. At mula sa 250 million pesos noong 2022, 489 million pesos na raw ang pondong nakalaan para rito ngayong 2023.
Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng DENR tungkol sa isyu ng maruming tubig at ilang proyekto sa lugar na binanggit ng mga mangingisda sa Paranaque. Pero sa parte ng BFAR, meron po kaming tinatawag na malinis at masaganang karagatan. This is a national search for outstanding coastal community at ito po ay nasa halos 6 na taon na naming pinapatupad. So ito ay isang pagbibigay insentibo doon sa local government units dahil ito ay may premyo, ano? Milyon ang premyo nito sa pamamagitan ng mga livelihood projects. Hindi raw maayos ang lahat ng mga isyu ng sektor ng pangisdaan sa isang pitik lang. Pero dahil sapul sa sikmura ng lahat ang problema ng bumababang produksyon ng isda, sana raw ay tuloy-tuloy ang aksyon dito. Lumalaki yung bilang natin, yung population ng Pilipinas, tapos lumiliit at nasisira yung ating pangisdaan. Paano pa yung darating ng mga henerasyon? Ito ang unang balita, Darlene Kay, para sa GMA Integrated News. Kung kanina safety tips sa LPG, ngayon naman naalamin natin ang discarded tips ng ilang negosyong karinderya na apektado ng malakihang taas singil sa LPG. At nagbabalik si Susan Enriquez. Ate Sue, good morning ulit. Good morning, Maris. At nandito pa rin tayo sa Suki Market, sa Dapitan Street sa Quezon City. At kung kanina ay nagbigay tayo ng mga tips kung paano may iwasan ng disgrasya sa paggamit ng tangke ng LPG. Ngayon naman, aalamin natin ang diskarte ng mga nagtitinda dito, yung mga karinderya dito na gumagamit ng LPG dahil nga ngayon ho ay medyo patuloy yung pagtaas ng presyo ng LPG. Naglalaro ho sa 11 pesos and 18 centavos hanggang 11 pesos and 20 centavos ang dagdag sa kada kilo ng LPG. Ang auto LPG naman nasa 6 pesos and 25 centavos kada litro ang dagdag sa presyo. Sa kada 11 kilo na tangke, nasa mahigit 122 pesos ang dadagdag sa babayaran. Ayan. Kaya ho, aalamin natin ang diskarte ng ilang mga nagtitinda dito. Yung may mga ari ho ng mga karinderya dito, syempre, tangke po, yung LPG po ang kanilang ginagamit para mas mabilis maluto yung kanilang mga paninda. Sir, so gamit niyo po LPG, nakita ko, ayun, no? Oo. Sa isang, gano'n yung katagal ginagamit yung 11 kilograms? Almost 1 week po. 1 week lang. Isang tangke. Okay. Isang tangke dahil siyempre marami ho silang niluluto. So, tumataas ho ang presyo eh. Katulad ngayong araw, tataas ho. Paano ho ang plano nyo? Magtataas ba kayo sa presyo ng mga binibentang pagkain? Sa presyo po hanggat maaari, hindi po muna namin gagalawin hanggat kaya pa. Siguro babawas po ng portion, babawas ng serving. Sa serving. Opo. So halimbawa, kung 4 na piraso na sa adobo, magiging 3 na lang, ganun. Parang ganun po. Ay, sa kanin po, paano? Sa kanin po, hindi po masyado. Okay, okay. So, sa paggamit ho ba nyo ng LPG, hindi ba kayo nag-iisip kung gagamitin nyo na lang yung electric stove o kaya naman yung uling o kahoy? Mas mahal po yung kuryente. Mas mahal ang kuryente. Yung uling naman po mabagal, hindi po siya advisable sa karinderya. Oo, so... Tsaka messy, Ang uling, oo nga, oo. So, LPG pa rin talaga LPG ang gagamitin. Talaga. No so, choice. No choice. At may mga, ano ginagawa niyo mga pagtitipid sa paggamit ng LPG? Pagkatapos po magluto, papatayin agad sa regulator para okay. Maiwasan po yung ano. Tapos pag malapit na siyang maluto, hinaana natin. Hindi laging naka-high fire. Para makatipid kayo sa paggamit. Opo. So, yun lang ho. Sinasabi nga ni Sir dito, hindi ho sila magtataas ng presyo dahil siyempre, maapektuhan naman nun yung mga bumibili. Opo. Babawasan na lang. Yung hindi halata. Ano? Opo. Dagdagan po ng konting sarsa. Dagdagan ng libreng sabaw. So, para hindi masyado mahalata na kanila mga customer. Sir, thank you. At yan po, magiging diskarte ng ilan natin mga kababayan dito nga ho sa ilang karinderya sa Dapitan Street dito po sa Quezon City Sukay Market. Para nga ho, ika nga hindi naman maapektuhan yung kanilang negosyo kasunod ng pagtataas sa presyo ng LPG. Mula po rito sa Sukay Market sa Dapitan Quezon City, balik tayo sa studio. Maraming salamat, Ate Sue. Samantala, ngayon pong pinapayagan na sa LRT2 ang mga alagang hayop. Ipinapaalala ng pamunuan ng tren ang mga limitasyon at patakaran para hindi ma-hassle ang mga pasahero, gayon din ang mga pets. At may unang balita live, si Bam Alegre. Bam, may mga first pasahero na ba tayo ngayon? Maris, good morning. So far, wala pa tayo nakikitang pasahero na may pets. No? Pero yun nga, pet-friendly na ang LRT Line 2 dahil simula ngayong araw, February 1, ay pinapahintulutan ng makasakay ang mga alagang hayop. Of course, meron ding guidelines.
Ang casino dealer na si Jose Rio Boy, madalang maisama sa galaan ng mga alagang aso na sina Brownie, Whitey at Maxie. Madalas kasi hindi naman sila pwedeng ibiyahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero simula ngayong unang araw ng Pebrero, pinapahintulutan na ito ng LRT Line 2. Basta fully vaccinated ang hayop, nasa cage at naka-diaper. Bagay na ikinatuwa ni Jose Rio. Kasi pag may pet kang kasama, kadalasan kailangan may sarili kang sasakyan pag may pet ka, hindi mo pwede sa public transportation . Pero mabuti hindi kailangan magbayad ng pamasahe ng mga alaga niyang hayop dahil may posibilidad ding magtaas ng 2 piso at 50 sentimos ang singil ng pamasahe sa LRT Line 2. Nakapaghain na ng petisyon ng LRT ukol dito. Sa February 17 nga, nagtakda na ng public hearing ang Department of Transportation o DOTR para talakayin ang petisyon ng mga linya ng tren. May petisyon din kasing inihain ng LRT 1 at ng MRT. Pag-aaralan ang opinion ng publiko sa posibleng price hike na ito. Para sa computer engineering student na si RJ Alamani, mabigat sa bulsa ang anumang dagdag pamasahe, lalo at nasa second year college pa lang siya. Araw-araw, siyempre ang pasok namin hanggang Thursday. So, malulunes hanggang Thursday na yan. So, apektado kasi lahat dito, mga estudyante rin din . Apektado rin po kami. May mga tao na less fortunate, may mga hindi nakakalawag sa buhay. Mag-a-adjust pa sila . I-adjust nila yung budget nila sa baon, sa pamasahe nila. Kasi di naman tren ng sasakyan lang po nila . Maris, paalala rin ng pamunaan ng LRT Line 2 na huwag sana isama yung mga malalaking alagang hayop dahil limitado rin ang espasyo dito sa tren. Ito ang unang balita mula rito sa LRT Line 2. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Pinangalanan na ni veteran actress Dina Bonetti kung sino ang tinutukoy niya noon na kanakatrabaho niya na unprofessional. Nagbigay rin siya ng payo sa young artist ngayon. Narito ang unang chika. Yes, it was Alex Gonzaga. There were other co-workers who were also getting irked about yung working habit niya or, you know, the way she was working with us. Kinumpirma ni Dina Bonnevie sa Fast Talk with Boy Abunda na si Alex Gonzaga ang aktres na tinutukoy niya na palaging late sa taping ng isang serye sa viral video ng Prescott. Kinumpronta raw niya si Alex 12 years ago pero hindi niya raw sinigawan. I'm not talking to you like this because I want to put you down. Kung gusto mo magtagal sa industriya, hindi ganyan yung ugali, Alex. I hope you understand. Okay. Naiyak din ako because nagsalita ako because I had to spill my heart out. Naging maayos daw ang usapan nila ni Alex. Hindi ako galit kay Alex. Actually, and your position is? Hindi ako na-offend na tinawag ako matanda. It's true. Matanda na ako, I'm 61. But I'd like to see people at 61 if they're still looking fresh. Hindi niya rin daw pinatamaan si Alex sa kanyang birthday cake video. Wala pang payag si Alex tungkol dito. Nagbigay rin ng advice si Dina sa iba pang young artists. I'll say it in one line, be professional. And be professional means coming to the set on time, reading your script, knowing your role, memorizing your lines if you have to do an aria, or may iyakan and everything. Parang problema mo na lang yung emotions, pero yung lines alam mo. And then just enjoy your work. Lexi. Nice. Makakaasa po kayo sa mas malawak na reach at coverage ng GMA Network in 2023 dahil sa malakas na online presence sa iba't ibang platform. Patuloy na nangunguna ang GMA Network sa iba't ibang online platform sa unang 2 ng 2023. Sa datos ng Global Video Measurement and Analytics Platform na Tubular Labs, mula January 1 to 15, may 167 million views ang official YouTube channel ng GMA Network. Nangunguna rin ang 61.5 million views ng YouTube channel ng GMA Integrated News. Gayon din ang 59.3 million views ng GMA Public Affairs YouTube channel. Sa unang 15 araw pa lang ng 2023, nakakuha na ng average na 3.7 million organic traffic ang official website ng Kapuso Network na gmanetwork.com. Dahil sa malakas na online presence, asahan pa ang mas malawak na reach ng GMA Network ngayong 2023.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.